Sama, Kareview. Welcome to my channel, Unboxing Simulator. Sa video na to, mga Kareview, pag-uusapan na naman natin kung ano ba ang magandang dalhin kapag tayo ay napasali sa isang Airsoft Riot, mga Kareview. Ayan. At bago tayo magsimula, mga Kareview, shoutout muna tayo sa ating mga fellow Kareviews. Ayan. Shoutout sa inyo, mga Lods. At maraming salamat sa walang sawang pagsusuporta sa channel na to. Alright, mga Kareview, obserbahan niyo muna yung mga loadouts ko, mga Kareview, bago ko to i-discuss sa inyo. Ayan. Alright, mga Kareview, start muna tayo sa primary weapon, mga Kareview. Eto, maganda if meron tayong isang fully automatic na primary weapon, mga Kareview, tulad nitong gel blaster, mga Kareview. Ayan, mga Kareview. So, itong gel blaster, mga Kareview, meron itong nabibili sa shopee, mga Kareview. Yung prices nila ay nasa 1,000 plus hanggang eto, 3,600, mga Kareview. So, abot kaya lang kapag pinag-iipunan, mga Kareview. Ayan. So, maganda if meron tayong fully automatic na primary weapon, mga Kareview. At sa secondary naman, mga Kareview. Eto. Eto, mga Kareview. Nag-change position lang pala tayo, mga Kareview, kasi napakainit dun. At nato-turn off yung cellphone na ginagamit namin, mga Kareview. Kaya, sobrang init. Kaya, dito na lang tayo sa medyo makulimlim. Ayan. Alright, secondary weapon, mga Kareview, pump shotgun, spring type airsoft, mga Kareview. Ang kinaganda ng isang shotgun, mga Kareview, na spring type airsoft is one cap, one shot lang siya, at realistic siya, mga Kareview, kasi shotgun niya. Ayan. At maganda to pang malapitan kasi malakas to, mga Kareview. At pwede din ito sa malayuan kasi umaapot din ang kanyang tira, mga Kareview, sa malayo. Ngunit nababawasan na lang ang kanyang sakit, mga Kareview. So ayan, mga Kareview, M690 shotgun para sa secondary weapon, mga Kareview. Ayan. At dito naman tayo sa tertiary na weapon, mga Kareview, isang spring type airsoft na handgun, mga Kareview. Ayan. Sabi nga nila, mga Kareview, switching to your secondary gun is faster than reloading. Ayan. Kaya kapag naubusan tayo sa ating primary weapon, mga Kareview, ayan, bunot lang tayo sa ating secondary weapon. Ayan. So, pakitaan ko kayo, mga Kareview. Ayan. So, mabilisan lang, mga Kareview, kapag nag-switch ka ng secondary weapon or isang tertiary weapon, mga Kareview, kesa sa mag-reload ka. Pakitaan ko kayo, mga Kareview. Ayan. Ayan. So, it takes time, mga Kareview. Mga ilang seconds para maka-shoot ka ulit. Ayan. So, may pwede din palang dalawang dalhin mo, mga Kareview. If in case, naubos ang bala nitong secondary weapon mo at meron ka namang nakakak na na isang spring type airsoft, mga Kareview. Ayan. So, naubos na at bunot ka lang dito sa kabilang bulsa. Ayan. So, nakalimutan ko nga palang isuot aking gloves, mga Kareview. Ito. So, maganda din magsuot ng gloves, mga Kareview, para makahawak ka ng mahigpit, mga Kareview, tulad nito. Or yung tactical gloves, mga Kareview, na merong makapal na tela at meron din knuckles, para if in case matamaan ka ng pellet sa kamay, eh hindi masakit, mga Kareview. Ayan. But anyways, another safety reminders din, mga Kareview. Dapat nakasuot din tayo ng isang goggles, mga Kareview, or isang eye protection tulad nito. Pero wag lang to, mga Kareview, kasi madali lang tong masira, mga Kareview. Itong sinusuot ko na sunglasses, mga Kareview. Ayan. At another safety tips, mga Kareview,
magsuot din tayo ng isang tactical na vest, mga review, or isang makapal na vest. Ayan. Ito ang aking sinuot, mga review. Ito ay gawa lang sa manipis na tela. At nilagyan ko lang ng karton sa loob, mga review, para matamaan ako dito, mga review, hindi masakit, mga review. Ayan. So that's it, mga review, para sa ating short video sa kung ano ba ang magandang dalhin sa isang sprint at Airsoft Riot, mga review. Ayan. At kung nagustuhan niyo itong video, please leave a like at comment down below na rin, mga review, sa inyong mga thoughts. At kung bago ka lang nito sa channel ko, please subscribe at i-click mo yung notification bell para mabisuan ka sa susunod pa mga videos. So, dito sa Boxing Center.